sistemang pang-ekonomiya para tugunan ang suliranin ng buong mundo sa kakapusan. Narito ang apat na katanungang nabuo. Ano ang gagawin? Paano gagawin? Para kanino? At gaano karami? Ito ang apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiya. At para matugunan ito, narito ang sistemang pang-ekonomiya. Traditional economy, command economy, market economy, at mixed economy. Ito ang apat na sistema ng ekonomiya. Sistemang pang-ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na kayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamayari, at paglinang ng pinakakukunang yaman at pamamahala na gawaing pang-ekonomiko sa lipunan. Mithiin ang bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano ang presyenteng magagamit ang mga pinagkukunang yaman ng bansa. Traditional economy. Ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang traditional na ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Maging ang suliranin kung paano ang produkto ay simple lamang at tinutugunan dahil ang paraan ng produksyon ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuturo ng matatanda sa pangkat. Sa traditional na ekonomiya, bagamat walang tiyak na batas ukol sa alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. Makikita pa rin hanggang ngayon ang traditional economy sa mga tribo ng Inuit, sa mga Aboriginal sa Australia, at sa mga Bushmen sa Africa. Ang pangalawa ay ang command economy. Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong kontrol at regulasyon ng samahan ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya o central planning agencies. Katunayan, ang pagpapasya sa progreso, proseso ng mga gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng pamahalaan lamang. Tinutukoy rin ang mga gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng mga kapital. Samantala, madaling nalalaman ang distribusyon ng kita sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng sahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Ang kita naman ng mga lupaing pangsakahan ay maaring matukoy sa pamamagitan ng pagtatakda sa halaga ng produktong nagmumula rito. Ang mga patakaran ng command economy ay ipinapatupad sa dating Soviet Union sa kasalukuyan na nanatiling ganitong sistema pang-ekonomiya ang Cuba at North Korea. Market economy. Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong sistema, ang bawat kalahok, consumer at producer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakakuha ng malaking pakinabang. Ang mga nasa lakas paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais sa pasukang trabaho. Ang pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay sinasagot ng pwersa ng pamilihan. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamayari at kapital. Pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangasiwain ang paggawain. Presyo ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilihin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga producer. Sa kabuuan, ang dami ng produkto ang nais sa ibenta ng mga producer ay may katumbas na dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili. Sa madaling sabi, ang presyo ang nagsisilbing pambalansi sa interaction ng consumer at producer sa loob ng pamilihan. Samantalang, tungkulin naman ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga pag-aaring pampribado.
kabilang ng mga batas na mangangalaga sa karapatan, ari-arian, pampribado, at kontrata na pinapasukan ng mga pribadong individual. Sa katunayan, walang tinatawag na pure market economy. Bakit? Dahil lahat naman ay pinapakialaman ng pamahalaan. Ang susunod ay ang mixed economy. Ang mixed economy ay isang sistema na kinapapaluban ng elemento ng market economy at command economy. Walang maituturing na isang kahulugan ng mixed economy. Ito ay kinapapaluban ng mga kakaugnay na katangian ng dalawang sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na pinahihintulutan ng pamahalaan at pagkontrol ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan. Ang salitang mixed economy ay nilikha upang tukuyin ang isang sistemang nabuo at may mga katangian na bunga ng pagsasanib o kombinasyon ng command at market economy. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos sa pamilihan, subalit maaaring manghimasok o makialam ang pamahalaan sa mga usaping nauukol sa pangangalaga ng kalikasan, katarungan, panlipunan, at pagmamay-ari ng Estado. May mga pribadong pagmamay-ari sa mga salik ng produksyon, infrastruktura, at mga organisasyon. Ang sistemang mixed economy ay nagpapahintulot din na makakagawa ng mga pribadong pagpapasya ang mga kumpanya at individual. Gayunpaman, ito ay hindi nangangahulugan ganap na otonomiya para sa kanilang pangkat ang karamihan sa mga institusyon. Ito ay gagabayan ng pamahalaan. Ang mga bansang gumagamit ng mixed economy: Amerika, Australia, France, Francia, South Korea, at Pilipinas. Hanggang dito na lamang.